nilagay ko sa landing board yung dalawang inakay natin. Busog na busog, kasusubo lang ng magulang ang laki ng butchi. May singsing na sila pareho. Ang cute ng mga inakay natin, mga malulusog sila. Bago kasi natin pinagpares si Black at si Red Bar, kinondisyon muna natin sila kaya yung mga inakay natin malulusog. Ito yung isa, medyo malaki kaysa sa isa, medyo mabigat, medyo may balahibo na rin sila ng konti o mga ka-arsi o. Ilang linggo na lang, malaki na to at tutuka na. Sinasanay na natin dito sa landing board. Mulat na ang mga mata para masanay sila. Papatuka na tayo, flyer mix. Gustong gusto ng mga flyers natin to. Balang yung patukaan natin, maliit lang para magsama-sama sila. Ilagay ko na yung pagkain nila. Ang ganda tignan, no? Sama-sama sila. Walo sila, nagkakasundo. Si Blue Bar nang away pa. Maganda yung ganyan para siksikan sila. Makukulit nga lang yung mga ibon natin. Hindi mapakali. Talagang merong aawayin si Blue Bar eh. Isang ibon natin, no, si Anonlay, no. Nihintay yung paris niya. Ayan, bumaba na. Magaganang kumain yung mga ibon natin. Malulusog. Ang kulit talaga, nag-aaway. Bumalik na naman si Anonline. Ayun na yung paris niya, si Checkard. Gustong pumaris eh. Andyan na silang walo sa baba. Sige, tuka. Grabe talaga magsikaan yung mga alaga natin. Pag sapon, malalakas kumain yan. Sa umaga, konti lang pinapakain natin. Sapon tayo, tumutodo. Hindi mag-concentrate sa pagkain nila. Sana itong susunod na derby makasali na tayo. Hindi tayo nakakasali ng karera, mga ka-RC. Sana ito maisali natin yung ibang ibo natin na nandyan para makita natin yung performance nila, kung mabilis ba o makakawi sa loop natin. Tignan natin ang galing ng mga to. Yung dalawa, oh, hindi mapakali, oh. Andito nga sa taas yung dalawa. Yan, may nanggulo. Nagpainom na nga rin tayo. Plain water sa hapon. Yung ibang ibon natin, kumakain pa, hindi pa tapos. Hindi tayo nagpakawala ngayong hapon, mga ka-RC. Anong oras na? Kaya nagpatuka na lang tayo. Swerte natin yung mga ibon natin, hindi nagkakasakit. Meron tayong hawak na ibon dito. Titignan natin yung bilis nito. Eto siya, si Grisel. Orasan natin. 5 seconds. Titignan natin. Papakawalan ko na. Ayan na. 1, 2. Grabe naman, 2 seconds lang. Ang bilis pumasok, mga ka-RC, oh. Ang bilis talaga ni Grisel. Lolita line. Meron tayong hawak. Tignan din natin kung mabilis to. Bibilis pa kay Grisel. Ito si Blue Bar, yung paris niya. Tignan natin kung papasok to, kung tatalunin niya si Grisel, oh. Ayan na. 1, 2, 3,
Wala na, talo na to. Ang tagal pumasok, mabara ako pa. Ayaw pang pumasok. Malaking ibon yan, si Blue Bar. Malaking katawan. Ang line niya, Morris Gordon. Ayaw talagang pumasok. Sige, pasok. Ayaw tumalun, mga ka-RC. Nag-aalangan, pumanik pa sa taas. Op! Nalaglag pa yung trapal, mga ka-RC. Oh. Andyan pa nga si Blue Bar sa labas. Oh. Pero papasok yan. Antay tayo ng ilang sandali. Papasok yung si Blue Bar. Chimichempo lang yan. Ayan na, mga ka-RC. Oh. Sumusungan yung ulo sa trapdoor. Oh. Mukhang papasok na. Papasok yan. Ayun, pumasok na si Blue Bar. Paris ni Grisel. Talo kay Grisel siya. Dito nga sa loob natin, mga ka-RC, maraming ibon dito. Ayan, nasa baba o. Gusto kasi nila yung patuka ng mga alaga natin. Yung iba nasa taas o. Nag-aabang yan ng patuka. Pag alis natin yan, yung mga nahulog, kinakain nila. Minsan, napakarami talagang ibon dito. Buti ngayon, konti lang sila, mga ka-RC. Pakita ko si Promdiang Provinciano, ang matapang na ibon. Kapatid to ni Blue Bar, Morris Gordon ang linyada. Nakasolong kulungan to kasi nga matapang na ibon, hindi pwede natin ilagay dyan sa loob. Makikipag-away to si Promdi. Eto pa, mga ka-RC, oh. Si Grisel, oh. Tingnan natin, oh. One, ang bilis pumahasok talaga. Pwede talagang isama to sa derby. Ang bilis pumasok. Mabilis din kaya umuwi ito si Grisel. Magandang gabi.